Dito may ini-strike eh, hindi ko madali. Huwag nadali kita. Ayan o. Nagdali din natin yan. Ayan. Ayan, huli mga idol. Woo! Sakto-sakto sa camera. Tangin. Uy, meron mga idol. Hey. Yes! Mga tlong isda mga idol. Hindi lang nakakuha na ng camera yung paghuli. Mabilisan masyado. Nakawala pa, hinabol ko lang. So yun guys, fishing na naman ako. Ang dalawang rod na medium heavy, isa lang. Wala pa akong dalambel, nakalimutan ko. Strike ata. May strike nga. Magalaw. Oh, may huli siguro to. May huli na nga ito mga idol. Intro pa lang, meron na agad. Intro pa lang, nakawala agad. Asa na? Walang ya. Maliit siguro yun. Isa pa, madadali natin yan. Papalit ako ng ano. Pag di ko pa nadali ito, papalit ako maliit na hook. Baka maliliit pa yung isda. Pero ang ganda na ng hila niya eh. Main ko masa. Yun lang naman ang effective dito ang pamain. Hindi ko alam ba't sanay na is yung ano dito. Yung isda sa masa. So yan. Lunukin nyo ng buo ito. Kalalagyan kayo sa akin. Kaya ganitong wala akong ulam. Hindi ako magre-release. Ayan. Na-unhook mga idol. Maliit lang siguro yon. Or di man, baka ulang. So ayan, isa lang yung dala kong medium heavy. Joke yung reel kong gamit. Tapos dito, joke yung rain gutur. Naka-floater ako dyan. Yung isa kong medium heavy, hindi ko dinala. Kasi baka kagatan ako nung kung ano dun. Eh, sayang lang. Kasi yung braided ko dun, marupok na, puro gasgas eh. Hindi ko alam kung bakit puro gasgas yun. Eto, wala pang gasgas. Kaya ganito na lang din bibiling ko. China lang tong braided na to, pero all goods. Hindi nagkakagasgas talaga. Saka matibay. Ano? 0.37 mm, 80 pounds, no? Medium heavy yung rod ko, so sakto lang yan. Tapos doon ganun din China na ano lang din yung braided. Ano ba yung nakalimutan ko kung ano tatak nyan eh. Pero ano yan, 0.30 mm, 35 pounds, 8 strand din. So yung isa kong rod, di ko dinala dahil marupok na. Pag nagpalit ako dong reel dun, magbababa na ako ng pounds. Magbababa na tayo ng libras. Dahil ano lang gamit ko dun eh, 40 pounds. So baka gumamit ako ng mga ano din dun. Siguro 40 pounds na 8 strand. Tapos mga ano lang siya, ilang mga 28
0.28 mm mga idol yung diameter. Manipis pero ganun pa rin yung ano, yung pound test. Kasi medium heavy yung rod ko na yun eh. Pangit pagka nilagyan ko ng maliit na ano yun, na braided ng mas mababang pounds. So dito pwede medium lang yan eh. Gusto ko nga bumili ng ano, ultra light para sa dyan sa mga gilid na yan. Hindi na ganito yung gamit ko kasi mas mabigat to eh kaysa sa ultra light. Ultra light magaan lang talaga yon. Hindi ka mangangawit ng mauntang. Eto, pang bait and weight. Eto talaga mabigat. Siguro yung rod nasa siguro 1 kilo yung rod. Tapos kalahating kilo yung reel. Kaya mabigat to eh. Pag eto ginamit mo sa casting, mangangawit ka. Pwede sa jigging. Palag-palag to sa jigging. Sure ball. Siguro kayang pumalag. Kung at hindi lang 20 kilos, kaya yan. Kasi medium heavy na yan eh. Saka inano ko yan. Sinubukan ko mag-deadlift ng bakal, 8 kilos. Kaya-kayang iangat. Eh, gano'n lang yung isda pag nasa tubig, pag kaya angat mo, diba? Malakas lang na mahimila yun kapag lumalangoy sila. Eh, syempre, pag dadragin mo naman yung reel. Kaya kayang-kaya. Nasa laro din. So, ayan, sobrang babaw na. May lumabas na bato dun. Ayan, oh. Ngayon ko lang nakita yung bato na yun. Sa ano lang, sa gilid na ganyan, siguro mga 5 dip pa, may lumabas na bato sa gitna. Puro yun lang dati nakikita ko, yung bato na yun. Tapos ngayon, nakita ko yun. Bago sa paningin ko. Ngayon ko lang nakita talaga yun, na may bato pala dun. May strike eh, kaso maliit siguro. Gusto ko malaki. Dito, okay lang. Maliit talaga hinuhuli ko dito. No? Sinetap ko talaga yan para sa maliit. Itong guture. Ano yun? Napanguhuli guys ah. Puro strike. Siguro maliliit. Sobrang liliit. Puro strike. Kahit dun sa may bottom. Ayun yung laki. Sumasabog talaga. Tapos dito sa floater. Ganun din. Puro strike. Maliit na yung hook ko. 582 lang ata itong hook na to. Maliliit pa talaga isda. Tapos dito, kaya pala mabaho. Ayan o. May nag-iwan ng mga isda. Hindi na lang ni-release. Hindi naman pala iuuwi. Dito may ini-strike eh. Hindi kumadali. Huwag nadali kita. Ayan o. Nagdadali din natin yan. Ayan. Ayan, huli mga idol. Woo! Sakto-sakto sa camera. May isda na ako. Good size. Pamprito mga idol. Good size. Sabi na eh. Ito yung makulit kanina pa eh. Good size. Sakto-sakto, kitang-kita sa camera. Tali tayo dito eh. Ayan o. Tinanggal ko yung tali yung shirt ko. Panali sa isda eh. Huwag ka mag-alala, hindi ka mamamatay. Pagka hindi ka nadagdagan, re-release kita. Pero alam ko kasi may kasama ka eh. Ha?
may mga kasama ka dun eh. Sabi niya eh, siya yung makulit kanina pa eh. So bumitali yun lang, pangit ng tali. Ayan pa yung pids oh, sa bibig pa niya. Pasok mo. Ay, pumasok. Nung nakaraang vlog ko, ganito yung huli ko, pinrito ko. Napakasarap, nakakamiss yung isda eh. Hirap, liit ng bibig. Kaya pala hindi nila madali-dali yung ano, sobrang liit pa ng bibig nila. Di natali. Sa akin ka na pre. Good size, pamprito mga idol oh. Siyempre, kikip ko na to. Hirap-hirap humuli. Ito may strike din sa isa. So may isang rod, may strikean din ako. Tabi lang natin siya dito. Lagay natin sa tubig kasi pag wala sa tubig nilalanggam. Lami. Asan yung stick? Relax ka lang yan ha. Thank you so much. Hindi ako zero. Sarap. Sarap mag-fishing. Sa pa, madadali pa na. Maraming kasamahan yan eh. Hindi yan nag-iisa. Nag-iipon-ipon dyan yan. Kasi yung kalahati ng pamain ko, binabalibag ko dyan. Ayan o, para may kakainin sila. Mga gaganyang kalaki, binabalibag ko dyan. Para pagka ano ng oras, andyan na sila, marami na sila dyan. Tau-tau ka na lang ng tau-tau, kumbaga. Itong malaki kong rod, siguro may huli. Eh, lapit naman ang kasko. Paglubog nito, yun na naman. Huli na naman paglubog. Kaso malapit tong kasko eh. Litin natin. May huli nga itong isa ko siguro. Kasi galaw ng galaw eh. Kakakas ko lang to. I-retrieve ko yung isa. Huwag naman sana tangayin yung pamingwet. Ano, nilulubog agad kasi. Okay, lubog mo. Hanggat wala pa, i-retrieve ko isa.
Uy, meron mga idol. Eh, yes, kandule. Uy, kandule for the win. Kala mo, ah. Siyempre, kukunin din kita. Sabi ko nga, gusto kong kumain ng isda. Ingat lang sa paghawak ng mga ganito, idol, ha? Ano to, tibu to. So, paghawakan nyo dito sa bandang leeg. Oh. Leeg ba tamang pronounce dyan? So, ayan. Kandule sa arohu. So, may ulam na tayo, mga idol. Safe na yung pang-ulam. Ay. Yun o, lalaki o, pupusagan o. Mahirap kunin yung kali ko eh. Hindi siya tumatagos. Ayan. Goods. Sabi na yung galaw na yun meron eh. Yan, dalawa na kayo. Di na yan malulungkot. Hugas lang akong kamay. Yan. Size. Good size na good size. Shit! May pamprito ako mamaya. So, hapon na naman mga idol, no? Pero hindi pa tapos. Uubusin ko pa itong pamahing ko. Matagal pa. Abutin pa ako. Alas 5 siguro. Tapos may pumunta dito. Dalawang lalaki. Mamamaril daw sila. Bukas. Kasi ngayon mahangin. Saktong-sakto yun. Madadali nila yung mga tilapia na lumulutang dyan. Gigila rin ako sa tilapia na yun eh. Kaso wala naman akong baril. Kaya muna sa kanila. Tingin na lang tayo. Punta lusong tayo maaga. Buraot. Laki nun, no? Janitor. Dami naman dyan lulutang. Kaso nga parang walang kwenta yung polarized pagka mahangin. Kita niya magalaw na magalaw yung tubig, di ba? Sa pamingwit, okay lang yan. Wala din naman kumaagat eh. Kaya isda ko. Pag uwi ko, diretso, ano yan, diretso prito. Kaya na madagdagan. Troho pa, o kanduli pa. Ayan o, daming lumulutang. Nakakita nila yung mga lumulutang. May mga rohong maliliit dyan, babanatan ba nila yan? Sayang lang si Otto dyan. Tilapia, yung mga malalapad, masarap dito. So, yung camera ko pala, ngayon ko lang napagtanto. Nakapagka, yun o, laki. Laking pumusag. Ngayon ko lang nalaman, mga idol, yun o, nagpupusagan mga gaga. Na kapag tinutok ko pala sa tubig, nakikita yung ilalim. Ah, di ba? Parang natatanggal yung silaw. Pero yung paningin ko, may diferensya lang ako sa mata siguro. Ayan, nakita yung mga bato. Maganda din pala. Kala ko
Ganun lang. 4K kasi gamit ko. 4K na ano, cellphone lang gamit ko sa pag-vlog. Dala ka ng mga pumupusag, oh. Pagsikagat kayo, ang ina nyo. Masarap dito, maglagay din ng ano eh. Binabala kong bimili nung panlagay sa ano. Yung tawag doon, fish traps. Parang payong sa Lazada. Diyan oh, pwede maglagay. Daming hipon dyan, sigurado. Halimbawa, mamimingwit ako, fishing. O, buhay probinsya naman talaga yung ina-upload natin. Pwede akong maglagay ng fish trap dyan. Mababaw lang naman dyan. Hahagis lang yun eh. Tapos lalagyan pamain sa loob. Sigurado, huhuli ng mga ulang. Ulang, ganyan, mga tilapia. Dadali. Kaso pinag-iisipan ko pa kung order ako. Taong pere. Mahirap mag-isip pagka walang pere. Yung braided ko, palipalipit na. Mga tulong isda, mga idol. Hindi lang nakakuha na ng camera yung paghuli. Mabilisan masyado. Nakawala pa, hinabol ko lang. Huwag ka nang magkulit-kulit. Good size. Kasi laki ng nauna. Buti dito nalaglag. Oh. Natanggal sa hook na unhook. Buti nahabol ko pa. Taba eh. Lapad ng ano, bilog talaga yung katawan nila. Kaya yung tawag na iba dito, bilog. Sa inyo, ano ko? Binaba ako yung gunting ko, ano, wala. Ay, ito yung gunting niya. Ayun, apak-apak ko pala. Pasok natin sa loob. Mahigsi kasi yung stick nito eh. Yun, nadagdagan yung pang ulam ko. Na, relax ka lang dyan. Bas na maglulundag-lundag pa. Sarap. Piniritong malutong. Pagbiwas ko, umaangat. Lumilipad eh. Na ano ko na sa putik yung ano yung rod. So, putik. Okay lang yan. Bili akong bago pagka nadumi yan. Hindi kasi ako nagbibideo kasi hindi ko ma-hook set. Buti na tiyambahan. Ayun, daming lumulutang. Mahirap kasi mag-cast doon sa mga lumulutang. Hindi naman kumaagat. Goods talaga dito sa nakalubog. Napalupalupot na yung ano ko, braided ko sa rod. Ay, ano nangyari sa'yo? Yun. Goods. Ay. Oh, gumulong yung batang tinutungtungan ko. Ayan, batang pa ako.
dog ko pa dyan. Ayan, huli na naman. Ay, sayang. Na-late. So, may mga kasama yan dito, mga idol. May mga kasama dito, isda na yan. Yan mga idol, at anong oras na rin, ha? Alas 5 na mahigit, tapos nakatatlo tayong isda, so may pangulam na tayo, pampirito kasarapan mga idol. So hanggang dito na lang itong video na to. Salamat sa panonood ninyo and peace.